So, instead of looking at flow during the next 2 days, after Eucharist, we have the break. We may use the grounds of the parish. Pero kami kami konting garden is support. Supporting isang perpetual we have sisters yan. Sila naman na nasipre. Pero kung ang iba na naman yung messages for you to have a convenient place to take your snacks. And of course, there are snacks sold by our event like you, as well as the coffee and things and the go together from what we call it, products of our Google. Last in this school, we have a morning of Bosco from Magnitude. Here in the parish, we have our Google Voice, also our Magnitude. So we are running the coffee and things. And the Divine Magnitude is a group also of our practitioners for their Magnitude. The main printing is at the link of the parish. Then by 10 minutes before we start the second main session, you will hear the church bells. Okay? And sabi ko sa inyo, para sa inyo na hindi para sa kasal. Okay? So let's then get ready for our first morning conference for this 11K meeting. Good morning once again. When I asked our speaker for this first plenary how he would like to be introduced, he said that he would want to introduce himself. But since I insisted to make it the standard for all the speakers for the plenary sessions, he gave me two words. So without further ado, please give a warm welcome to Father Mon Borja, Salesian priest. Thank you very much. Thank you for this opportunity to share as a Salesian priest. I am presently assigned in Don Bosco Academy. I have been ordained in 2001, and I am very grateful and glad for the gift of Salesian priest vocation that God has gifted me with. I was born in Congo, and I grew up with the Salesian priests, brothers, and sisters, and the adjunctive pastoral community of Don Bosco, Congo. I'm sure it was through their influence that I have felt God's call in me. So maraming salamat sa mga naging instruments ni Lord for me to receive the gift of this vocation. When I was one time, there was this girl, and then this boy met her, and then sabi ng boy sa kanya, "You know, your eyes, they look so attractive." Di syempre, tuwa-tuwa naman yung girl naman, medyo kinilig. Tapos sabi ng girl na sa kanya, "Talaga, my eyes are so pretty, right?" But then the boy responded, "No, not really. They are so attractive. In fact, your eyes, they attract each other." Kanya, yung joke na yan, galing sa kuya ko. Pag-ibig siya. We want to be attractive. Sino ba naman ang ayaw? Tuwing summer, nagpapa-semi-tago ako. Kasi pag hindi summer, pag school, bawal sa school, pagkatalita lang ng principal namin. Improper haircut daw. Pero pag summer, nagpapa-semi-tago ako. Kasi nakakalago na talaga ako eh. Tubusin na natin. We want to wear hairstyle. We want to wear something. Why not? And I'm sure the Lord is pleased whenever we give so, because He has created us beautiful. May mga tao na they are attractive to
the point that people really get attracted to them. Meron naman iba, they are so attractive, but their desire is not for people to get attracted to them, but for people to get attracted also to the things that they are attracted to. Kung may bata ka sa tungo, grade school, UP o mabang paaral ng iliwasin ko, alam niyo meron ko ang crush ko, yung classmate ko. Siyempre, crush na crush ko siya, hindi ko somehow, no, hindi kami at that time, no? Pero, I find her so attractive, maganda, mabait, magdalito, etc. Pero meron pa kami isang attraction. The first time I got to know this Saint Priest, Saint John Bosco. Lalo na nung makilala ko siya, kinukwento yung buhay niya, yung dream of night niya, yung struggles niya as a young boy, hindi siya nakapag-aral, yung kuya niya, ayaw siyang mag-aralin, gusto maging farmer din siya. I felt attracted also to this Saint Priest. And maybe yung mga crush natin, o yung mga loves natin, yung romantic, to get attracted to them, really. Pero yung si Saint John Bosco, when you get attracted to him, you will fall in love with the ones he loves. You will get attracted not just to him, but by being attracted to him, you get attracted to the things, the values that he is so attracted to. And I hope this morning sharing will achieve that purpose. Sana kahit pa paano, makatuloy kong sharing ni Paolo mo. Para kahit lahat, ako included, kaya lahat, whether you already belong to a Salesian parish, school, or setting, or you do not belong to a Salesian community naman. Pero sana because of this morning sharing, and why not because of this JBU conference, lalo akong attract to this so-called apostle, to this Saint apostle, and by getting attracted to him, ma-attract ako sa mga things that he values. Maybe falling in love, if not more, with Saint apostle, and thus falling in love with the ones he loves. Surely God above all, and God's people, especially the young, especially the poor. Actually, you may have a point. Karanasan tayo. Marami yung mga tao, may mga tao na pinagpala, parang kung nagsabi ng blessing siguro, isip-isip sila, regular sila, on-time sila. Ang dami na nasasya. Pero kayong kilalang tao kayo. Parang ang dami ng gifts. Very gifted. Pero yung principal namin dati, when I was with the Rector of Don Bosco Pera, how he is the Rector of Don Bosco Pera. Very gifted yun, you know, yung si Father Jason Dabin. Magaling sa basketball, mabahit, masipag, very serious piece, galing mo mag-preach. Very gifted. Sabi niyo, pogi din doon siya. Pag-final si Dadoy doon, pero ngayon si Coco Martin daw yung mapahanin. Pero pa kayo kilala ko. Si Pabeles, yun yung may tatanong, magaling ang idol niya noon. Doon. Diba, wow ang talino, wow ang bayan, wow ang galing sa sports, wow ang musician, may
ano rin ang tao nun? Ang gulo ko, ang hindi ko din, ano? Hindi ko, ano? So, na, ikaw, ano yung mga case na din? Alam mo, ganyan yung makikipagin sa tao. I'm a people person. I'm so friendly. Yung iba mga chismoso, chismosa, people person din daw sila. Ano yung mga talents, ano yung mga gatedness? Parang, bakit kaya iba parang mas abundant yung blessings sila sa buhay nila. They are so gated. They are so, ano yung dami nilang kakayanan, dami-dami nilang biyayas sa mga buhay. Saint John Bosco is one. Pag nakilala niyo yung narinig niyo ang mga kwento sa kanya, oh, galing mo ng tao nito. Very genius. Take it. You listen to a sermon. And after the mass, you can say that sermon. And yes, you're doing that when you're a young boy. After the mass, then when you just apply it as a community with that, yung mga katalo niya, ipapwento niya yung sermon ng padre sa mga katalo niya parang nagsimbol na sila. One time, he was walking over soul and he met this priest. And then the priest, tinanong siya kung saan, padre, nag-mask ako na si Bobo sa mask niya talaga. Makinig ka ba ng sermon ko? Oh, my father. Sinabi ng sabi ko. And Peter Johnny also said the least sermon from the start to the end. And interesting question pa rin sa kanya. In fact, tinulog na itong parito si Peter Johnny also para eventually makapagkaan, para eventually makapagsignalin. I eventually will be fine because he thought, how did that destroy works? Ang maraming mga pinong busy saint of Boston, masipag, he grew up in a poor family of farmers, masipag men. And then, ang makatalino, gusto niyo mag-aaral, hindi siya makapag-aaral because he didn't work in the farmers. Tingkang kuya niya si Anthony, ayaw siyang pag-aaral. Kasi para kay Anthony, okay naman ako, hindi naman ako nag-oras, hindi naman ako nag-aaral. Hindi na kailangan niya. Eh si Johnny Bosco, may pagkatibyo din, sabi niya, oo, kailan kayo na din yung baka natin, yung kalawa natin. Hindi nagbabasa, hindi nagsusulat, nagkatrabaho na. Such as Johnny Bosco. He grew up naging talent na yung sewing, shoemaking, bartending. Kasi he needed to work for him to be able to study working student ng si Johnny Bosco. When he was still a boy, he left his home. That was a big and early decision that his mother, Mama Margaret, did. Kasi nga talagang ayaw niyo ng kuya na magkaaral si Johnny. And yet, gusto niya makapag-aaral kasi gusto niya maging pare. Ayaw ni Anthony, nag-aaway sila palagi. So the mother decided, sige, anak, I suggest, punta ka muna doon sa may sugar. So now, kahit lumayo ka sa family natin, and yet he did so. He lived on his own. Doon siya natuto ng maraming bagay, maraming skills. Only to find out, lahat pala ng natutunan niya noon, isi-share niya sa mga kabataan when he becomes a priest who will take care of young men for them to learn a trade, a skill, for them to have a good life, a better life. That is what we Salesians are still doing up to now. Kaya meron kami mga schools, event centers, etc. Ang
daming natutunan itong si Johnny Bosco. Accelerated din ito eh. Meron ba sa inyong accelerated? Yung grade 3 pala, the next school year, grade 6 na. Ganun siya kagaling. And he is a very good storyteller. He can talk to people of different ages and then they're finding him so inspiring. Magaling, ang daming talents talaga nito si Johnny Bosco. Marunong siya mag-magic. Kaya sa akin pa sa STPs, marunong din mag-magic, no? Learning from St. John Bosco himself. Lalo that is one sure way to attract young people, mga magician. Ano pa? Musician din siya. In fact, he knows how to play the violin among many other instruments. Ang dami-dami niyang talents. I'm sure he's a very athletic guy. Yung acrobat sa pangilan, bata pa siya, tinatalo niya. One time, he challenged this acrobat. Why? Kasi nag-show itong si acrobat during only Sunday, when mass is happening in their town. Sabi niya, yung mga tao, hindi na nagsisimba. Nanonood na lang ng show itong acrobat nito. Kaya, Mr. Acrobat, I dare you. No? Pagka sino mas magaling sa atin, no? And then, they did their tricks. No? Climbing a tree. No? Mas mataas yung nakline ng acrobat. Eh siya rin, si Janet din. Kasing taas niya rin. Anong ginawa niya para manalo? Imbes na nakatayo lang dun sa branch ng highest branch of the tree. Tumuyo siya with his two hands. So, talo si acrobat. Lahat na pabilisan ng tapo, talo si acrobat. At the end of that day, sabi ni Johnny Bosco sa pustahan nila, hindi ko na kukunin niya ang pustahan natin. Sino ulit yan? Para you still have your day's wage. Pero promise me na lang this one. Never perform while mass is happening. Yun na lang yung prize goal from you. And then the acrobat of course was actually inspired. Natalo ako nitong young man na ito. And kaya pa rin niya ginagawa yun. Kasi ayaw niya for pastoral reason para for guys to promote God. Ang dami pa. He is a writer. He is a publisher. He is a church builder. The Bosco Academy, we have a big project. We are renovating our chapel. Ang hirap-hirap, you know, fundraising, etc. etc. And yes, si John Bosco, hindi lang chapel yung pinagawa niya. Basilica of Miracles of Christians. Maybe some of you have been blessed na makita na yun in verse of the week. Sacred Heart Shrine Basilica. But not only that, he not only built big churches, he built yung mas magandang church, yung community of them. He is the father and founder of the Salesians of Don Bosco. He is the co-founder of the Institute of the Daughters of Mary God of Christians. He is the founder of the lay Salesian cooperators, the lay arm of the Salesians of the Bosco. And he has founded this Salesian family who up to now continue the great mission that he has begun, responding to God's call to take care of the young in particular. Such is St. John Bosco. Napaka-kapitig ng shinerto in comparison to how wonderful this man really is. As a person, as a priest, and as a saint.
ano kaya yung best attribute ni St. John Bosco? Writer? Magician? Preacher? Teacher? Builder? Publisher? The church asks him as the father, teacher, and friend of the young. But I think you will agree with me in saying this. More than that, his greatest attribute is he is a saint. He is a saint. All the rest comes secondary. Ang pinaka-mataas niyang na ating karating, siya yung something. All the rest follow secondary. Yung gano'n naman ang mahalaga na rin, yung maging santo tayo. Di ba meron, walang kamatayan yung joke yun. Sabi ng kaibigan niya no, sa friend niya, "Aray, malita ko, may girlfriend ka na ron." "Oh my." "Ah, ano na ang itsura? Maganda ba?" "Parang mabait." "Ah, long hair ba? Manalo ba yung hair niya?" "Mabait." "Matalino ba? Saan nag-aaral sa Ateneo?" "Mabait." You know? Pero ano ba yun naman talaga? Pinahanap-hanap natin sa isang tao, yung mabait, yung santo, yung may kabanatan. Para all the rest, ipag-focus ka na. Mahalaga mo kayo. Tanungin niyo mga mali, bakit sila nag-conflict? At yun, isa sa dahilan, if not yung pinakadahilan, aside from, alam. Kasi yung feeling nila, being mother is my path para makapagaling. This is my path to holiness. Ako mayroon ng pare. I felt God is calling me to become a priest, a spiritual priest. Dito yung aking path bumayo at makatulong sa iba na bumayo. Bakit ka katekista? Bakit ka yung minister? Di ba? Kasi by being so, piling mo, buwin-buwin mo. At nakakagulong ka sa iyo para bumayot din sa iyo. To become a saint. That St. John Bosco is a saint. Yan ang pinaka-highest quality ng attribute. And sana nalala tayo ma-attract by his being saint. To the point na sana tayo rin, we feel so attracted to becoming one as well. May mga kwento ng mga pare na you know, na in-love, eventually, the baby left the priesthood, took care of his family, and live a good life as a family man. Di ba mga tutipipit na ka-inspire din siya? Sayang din siya pari. Pero nagpapapain siya. Iba yung naman mas talaga. Pari na nga, hindi ka naman mabay. Hindi ka lumas na Christmas.
ito'y naman talaga yung maging sample tayo. Hindi yung maging mataling tayo, maging magaling ito, magaling sa business, etc. Mahalaga din siya ng lahat. Pero may